Hello guys, good morning. Magkakatay kami ulit ng manok ngayon kasi wala na naman kaming ulam. So noon isa lang kinatay, ngayon dalawa na. Hello guys, ito na yung pangalawa naming kakatayin ngayong umaga. So, tumilipad pa sana siya. Yung dalawa guys, baka akalain nyo hindi kami nagkatay. So, ito na yung ebidensya, guys. Ito, naghihintay na dito ang tubig na pinakulo namin para sa dalawang manok na kinatay namin. Guys, ito na ang dressed chicken namin. So, tapos na siyang naalisan ng mga balahibo. Mamaya, linisin pa ito namin kasi hindi pa tapos ito eh. So, tingnan natin mamaya kung ano ang mangyayari dito. Mga kaibigan, huwag kayong magtaka kung bakit dito kami sa labas naglilinis ng aming chicken. Mamaya, dadalhin din niya namin sa loob ng aming bahay. Tingnan niyo ang paligid dito sa likod ng aming bahay. Kasi yung una ko, doon yun sa harapan. So, yan ang bahay ng aking inay na wala na ngayon. Nasa heaven na siya. So, sa likod kami ng bahay ngayon, kaya makikita nyo rin na makalat ito. Ito, may aratilis kami, Ito, another puno ito ng mangga na ang katagal-tagal na hindi pa rin nagbunga hanggang ngayon. Kaya inutay-utay namin na putulin ito. Yun, sa malayo na yun ang aming orange. Okay. So, dito, meron kaming maliit na durian dyan. Yung sa kabila na yun, nakikita nyo, hindi yan amin. Hindi yan sa amin. Ito, may ano din kami. May langka din kami, Namunga ito, minsan, masyadong malaki. Dyan sa likod, dyan ang likod bahay namin. Dyan banda yung kwarto ko na ipinakita ko sa inyo dyan. Doon. Itong daan. Okay guys, ito na yung ating dressed chicken kanina. So, paano magkatay? O paano maghiwa nito? Nain muna natin ito. Ganyan. Hindi ko na naipakita kanina paano alisin yung ano, yung kanyang mga bituka. Ito na lang, ipapakita ko sa inyo para madali. So, ganyan. So, ang taba ng manok namin, sarap nito mamaya. Okay, sunod dito na naman. Okay. So, diba, madali lang magkatay ng manok. Tapos na. Pagkatapos nito, hihiwain na naman natin. So, ganyan lang guys. Ito, alisin natin ito. Kasi alisan natin ito ng kanyang lansa. Yung mga, kung sa dialect namin, yung mga danlak-danlak niya. Para hindi maamoy ang ating luto. So, ito, nakikita nyo ito. Alisin yan mamaya. Pwede rin ganyan. Asin na pang-alis ng kanyang langsa. Pwede rin yung kita niyo guys, wala na siyang langsa. O kung yung parang ano niya, danlak niya, tingnan nyo, malinis na, so native ito guys, native, so mataba, tingnan nyo ang taba niya, yan, may itlog pa nga sana kaya lang wala na kaming ulam na naman. Marami pa doon na manok pero maliliit lang sila, kaya ito na lang muna ang kinatay namin. Ito. May itlog din, sayang, So, dalawa sila, Sige lang. Kahit na may itlog sila, at least,
nakatulong naman sila sa amin at saka medyo matanda-tanda na rin sila kaya kailangan na silang palitan. So, okay guys, kita nyo oh, fresh na fresh ang kanilang karne. Ito ang advantage ng magkakaroon tayo ng ating sariling poultry sa bahay. So, madali naman buhayin ito eh. Ang mahirap lang kapag wala kang pakain. Pero pag meron kang ipakain sa kanila, madali lang silang lumaki. So, ito ang gusto-gusto namin kasi native, matamis. Tsaka, kung marunong ka din magkatay, so madali lang. Kami, ako kasi marunong din ako magkatay ng manok. So, ito na ngayon. Ito na ito. So, yun lang. Ito guys, oh, nakikita nyo itong kanyang balat. Oh, oh. Gagawin namin itong chicken skin. No? Masarap daw ito. Pero linisan pa namin ito. Hindi lang ito na ganito lang yan. Alisin pa namin ito mga itim-itim niya. Oh. Yung tinubuan ng kanyang balahibo guys. Hello guys! Narito na ang aking finished product kanina na nagkatay kami ng manok. So, tingnan nyo, ang daming karne, no? So, kung bibili natin ang karne doon at dress chicken sa palengke, 250 ang kilo. Tsaka, hindi pa mataba. Pero, tingnan nyo ang aming produkto galing sa aming likod bahay. Ito, sa susunod na araw na namin ito ulamin. Ito naman, mamaya, lalagyan namin yan ng gulay. Ito naman, yung gagawin naming adobo. So, sa dalawang manok na ito, ito lahat ang kanyang karne. So, kung bibili tayo ng karne sa palengke, malaki ang bayad nito. Kaya, advice ko sa inyo, maggawa kayo ng poultry sa inyong bakuran. Madali lang padamihin ang manok na ito. Lalo na yung native, no? Hindi mo na siya kailangang ilagay sa kulungan. Pwede mo na siyang pakawalan kasi lahat-lahat naman makakain niya. Hindi kagaya ng mga broiler na ilagay mo talaga doon sa kulungan. So guys, ito ang aming ulam kasi hindi pa tapos ang COVID-19 ngayon. No? Ay, ang sarap. Kain tayo mamaya.